morning, guys. Welcome back to our YouTube channel. Charot. Wala yung asawa ko ngayon. May trabaho siya. Kaya ko lang makikita niyo sa video. Pagtyagaan niyo na yung mukha. Ignore sa buhok kasi di pa ako naligo dahil ako ay magluto. Magluto ako ng adobong paanang manok. Kasi, ayan. Namiss ko yan. At saka ng ampalaya. Masarap yan. So, wait lang. So guys, tayo ay mag-sauté. Unahin ko lulutuin yung adobong paanang manok. Bago ko iluto yung ampalaya. Sibuyas, sa hatiin natin siya para doon sa ampalaya. At saka half doon sa paanang manok. So, paanang manok sa sibuyas at bawang. Yan. Ngayon, lalagyan ko naman siya ng soy sauce. Hindi na ako soy sauce. A few inches later. Ito na siya. Lagyan ko na siya ng toyo na oyster sauce at saka yung mga ibang cut. Ano lang yan? Pepper. Yan na siya, guys. Kapakuluan ko lang siya ng konti. Gusto kasi yung medyo yung natutuyo-tuyo siya ng konti para masasarap. And then, nalagyan natin siya ng pampasipa mamaya. Lalagay ko na ang sili. Konti lang. Kasi alam nyo itong sili na to, nabili namin sa Asian store sa CD. Grabe, ang anghang niya talaga. Promise. So, hindi ko muna siya masyadong kahaluin. Pero, ano yan. Sarap kasi yung may anghang, mas nakakaganang kumain. Although, hindi naman ako nag-rice. Ano, masarapan ng ating mga, ng aking asawa at ng ating mga best friend. So, pakukuluyan ko pa siya ng konti. So, luto na yung paanang manok. Ganun lang kabilis kasi napakuluan ko na siya kahapon. So, malambot na talaga siya. Kailangan ko na lang siyang igisa sa bawang sibuyas. Para masarap, masarap. So, ito na siya. Konting pakulo na lang. Para medyo yung adobo na tuyo siya. Yun yung masarap. Tapos, susunod ko na iluto yung ampalaya. Tapos, kapatid na natin kay chef mamaya pagdating niya. Okay? See you later. So, guys, pagluluto na ako ngayon ng ampalaya. Nakalimutan ko yung tawag kasi dun sa Pinas, sa ano, Kapampangan, yung ampalaya siya na gigisa mo siya sa sibuyas bawang kamatis na meron siyang itlog. Masarap yun. Kahit yun lang yung ulam ko, okay na ako. So, gigisa ko lang siya. Ipapakita ko sa inyo mamaya. Okay, be right back. So, guys. Simulan na natin magluto ng ampalaya. As usual, mauna sibuyas, bawang, so tayo lang muna natin ang sibuyas. So ito na yung egg na kailangan natin. Yung kamatis.
kambalay. So, lagyan na natin ng pangukla. Pag nagluluto talaga ako sa sibuyas pa lang and bawang, naglalagay na talaga ako ng paminta. Kasi maraming paminta talaga ako nagluluto. Masarap kasi. Sasatay lang natin. Hayaan natin siyang mag-shrink kasi kailangan yung itong luto yung kamatis pag natin lalagay yung ampalaya. So, yun na yung kamatis natin. Konting ano na lang. Konting bilog na lang. Pwede ko na ilagay yung ampalaya. Ito naman kasi masyadong nahalo kung nandiyan yung ampalaya. Siyempre, parang siya, ganun mapait. Although yung ampalaya, pinila ko na yan sa may asin. Twice. Para hindi siya ganun kapait. So guys, lalagay ko na yung napiga ko ng ampalaya kanina sa asin para hindi siya ganun mapait. Ano yung sinag ako? So, nasa Pinas pa ako nagluluto ako nito. Pero ako lang kumakain. Sarayo ko ano. Yung mga kabataan, kumakain ko ganun. Sarap. So, papalit ko natin. Siyempre, paminta ulit. Sarap nito, friends. So, ito yung magiging kanin po mamaya. Hindi kasi ako nag-rice. Tagal ng panahon. Kasi, nag-burn ako ng fats. Nag-ano kasi ako, ginagawa ko yung intermittent fasting. Mag-breakfast ako, and then after ko mag-breakfast, after 7 hours, doon ako kakain ulit. Then, pag mga after 6 o after 7, hindi na ako talaga kumakain. Umiinom lang ako na umiinom ng tubig. Pero sa loob ng 7, span ng 7 hours na yun, pwede ka naman umiinom. Ang pwede mo lang itikta liquid, hindi ka pwede, as in, totally wala kang kakain. Tubig lang, ganun naman. Kasi, kapag wala nang na-burn sa atin sa kinain natin, automatic, ang i-burn niya is yung mga restore fats natin sa katawan. So, maganda talaga yung intermittent fasting na yun. Siyempre, pag ginawa mo siya, hindi naman siya magic agad na pag ganun ka, bukas. Mag-intermittent fasting na ngayon, bukas palit ka na. It really takes time. So, kailangan ng patience and consistency. Taste ganda, sabi niya. Sa awa ng Diyos, nagagawa ko naman siya and mag 3 weeks na siya. And then, avoid mo yung sweets kasi although mahirap talaga siyang gawin kasi masarap ng chocolate. Pero kailangan natin gawin. Tasty! So guys, yun na yun. Ang palaya. Hindi pa siya ng tomatoes. Isa lang natin siya ng konti. Mamaya ko lalagay yung egg. Lalagay ko na yung egg. Hindi ko makita. Yeah. Sure. And nilagay natin. Tapos na tayong magluto. Luto na ang paan ng manok at ang ampalaya. Paprita ko sa inyo. Ang paan ng manok. Adobong paan ng manok. My God. So, nakumain. Char. And then, ang ampalaya. With egg. Umuusok-usok pa.
So guys, hihintay na lang natin ang aking mahal na asawa. Ipapatikin ko sa kanya kung pasado ba, kung may kulang ba, kung kulang ba sa alat, kulang ba sa pepper, kulang ba sa salt, ganun. Kasi mas madaling gawan ng paraan yung matabang kesa sa nakaalat. Medyo mahirap gawan ng ano yun. So, i-update ko kayo mamaya pag nandito na siya. And then, sabihin niya kung okay ba yung luto ko or hindi. So, see you later. 2,000 years later. Hi guys! So, nandito na ang aking mahal na asawa. So, late na nga yung reaction niya eh. Ayan na siya! Una pang nakatikim yung mga, ano, mga my friend guys. Una pang nakatikim yung mga Marites. So, ngayon ako titikim yung mga ka-my friend. Uusgahan niya yung luto ko kung pasado ba. Pero yung solid eh. Kahit ano, pasado na eh. Ano ko na magaling mong umasaw mong luto eh. So guys, titikman na natin. Uusgahan na natin yung luto ni Vanessa. Pero yung solid guys, hindi ko na, ano, alam ko na masarap magluto si Vanessa. Unahin natin yung lagat ampalaya. Sa Kapampangan is lagat ampalaya sa Kapampangan. Ayun yung sinasabi ko ngayon, nakalimutan ko yung tawag. Oh, ito pala, lagat ampalaya is ampalaya na may itlog, mga kapatid. Hmm, sarap? Wala pa. Oh, wala pa. Sabihin na niyan, nasisinungaling ka ang plastic mo. Char. Yung totoo. Normal. Huwag magsinungaling. Sasabihin ko naman kung anong totoo. Siyempre, yung unang lasa, di pa na ano. Sinasabi naman niya kung matabang, kung kulang sa ano. Hindi siya masarap. Nasarap yung pagkaluto niya. Hindi mapait. Hindi mapait yung ang palaya. Uh-huh. So, baga sa ano, talagang hindi mo malalasan na mapait sa mga kamayon. Pasado. 101%. Parang palaya na lang gusto kong kainin. Then yung namantaan ng manok. Mm-hmm. Tabi muna natin yan. Para hindi mahali yung sakong. Yung pangalan ng manok na naman ako. Siyempre, yung sabaw. Ang hangin. Ako pa naman, pag-uuna pa naman, yung tinitikman ko una yung sabaw. Ganyan siya. Pag masarap yung sabaw, masarap na pati yung karni niya. Although yung... Kasi pag tinikman niya yung sabaw, sasabihin niya nun sa'yo kung medyo kulang pa siya sa alat, ganon. Medyo ano siya, ganon. Masarap siya. Mang-mang. Pero kulang lang siya talaga sa alat. Sa alat. Konting alat na. Uh-huh. Pero... Sobrang hanghang mga kamayapin. Hanghang? Hanghang. Pero usually, isa lang yung sinabi yung nilagay niyang siri. Hindi ko naman kasi, pero nilagyan pero, nila yun. Pero mahilig kasi yung asa ko sa paminta. Oh. Mahilig sa paminta mga kamayapin. So tikman ko naman yung laman ng... Sinipon nga kanina yung mga marites eh. Ganoon? Dapat yung mga marites na nang naganin. Reaction video. Sarap. Di pa malasang si, ano eh. Buto siya eh. Ayun yun. So, kukuha ko na yung sampa. Dapat yung may ano siya, yung may amats bang ganito mga kamay. Masarap yan. Hmm. Masarap yung sabaw niya. Kaso, matabang lang ng konti. Pero yung, matabang ba? May konti. Toyo naman yan. Pero may konti siya ano. Pero yung... Ang hang, let's go, grabe. Namumula na siya. Mm. Okay na. Ang lambot, di ba? Mm-hmm. Okay. Oo. 10 hours kung pinakuluan yan eh. Ayan? Char lang. So? Mm. Umiwala yung buto sa... Sa niya, laman niya. Ganun siya kalambot. So, ano yun mo na? Ano mo? Anong rate mo? Oo, hindi pa kinasawa ko siya. Tita niya, sinasabi naman niya kapag may kulang, sinasabi niya kung hindi masarap. Yung sa ampalaya talagang the best yung pagtaluto niya. Hindi mo ma... Kahit na sabi mo ampalaya, pero hindi siya mapait. Maano yung pait niya. Ano ito? Sa 10? Sa 10? 11 siya. Ano siya? 11. Mga siguro ito yung luto ng asawa na to.
medyo malambot lang ng konti. Siguro mga 8, 10 to 8. Binawasan niya pa? Ito namang ano niya? 7 na lang yan. Sigurado. Ano ito? Mga, baga sa ano, mga, siyempre, sa ako na, ngayon lang ako babaw, sa 7 yan ako kinin. Diba, sabi ko sa niya, bababa niya lalo. So, eh. At isa, ba't pa baba? Na? Ba't pa baba? Tama lang yun, next time, gagalingan mo pa. Magaling ka na eh. Marunong ka na magluto. Sa susunod, gagalingan mo pa. Pero, parang may nauna na ang nag-ano, nag-uusgay dyan. Yung mga marites. So, yun na. Oh, sige. So, hanggang dito na lang mga kabayfriend. Thank you so much sa panonood. At sa asawa ko. At itong niluto niya ito ay may nagpaluto lang. May bumili lang. Sponsor yan. May sponsor. Kasi ngayon, sa ngayon, may mga kaibigan si Vanessa na naging sponsor sa kanya na oh, magluto tayo ng ganito. Sila bibili ako. Oh, sila, oh. Yung tagaluto nila, yung asawa ko, si Vanessa. Pero, siyempre proud din ako marunong magluto yung asawa. So, hanggang dito na lang mga ka-my-friend. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Mata sa langit, pa sa lupa. Goodbye, good night. Ciao, ciao.